into the city. Ayan nga po, pagpapalain daw po tayo ni Lord kapag ka sumusunod tayo sa mga kanyang kautusan. Amen po. Meron nga po akong kakilala na kamumuhay sa kasalanan at nangangatuwiran pa. Masarap daw ang bawal. Amen po. So yung naman nagpapatunay, masarap din sunugin ang kaluluwa kung ibig sabihin niyang ganun. Amen po. Kasi nga po, walang ibang mapupunta ng makasalanan kundi sa time period na po. Eh, sabi na naman nila, wala pa naman daw po nakakita ng impyerno, wala pa naman daw po na nanggaling doon. So, kung ganun ang paniniwala nila, pagdasal na lang natin na mabago. Amen po. So, ang sabi po rito, pagpapalain lang, meron po na kondisyon ang Panginoon sa akin. Yung kanina po, although ang Panginoon po, welcome tayong lahat sa Kanya, subalit, meron mga kondisyon po. Oo nga, wini-welcome tayo ng Panginoon, pero kung tayo susunod sa Kanyang kuman. Amen po. At tayo may karapatan na tumanggap ng tree of life. Yung tinutukoy po ditong tree of life is yung kanyang salita po. At makakapasok po tayo sa kanyang gate, sa gate into the city. Yung pagka po tinanggap natin yung Panginoon, yung maalala ko lang, yung sinasabi ni Brother Francis, makakapasok nga tayo, pero meron pa doon na nakabakod sa gitna. Amen po. So verse 15, without are the dogs, are the sorcerers, and fornicators, and the murderers, and the idolaters, and everyone that loveth and maketh a lie. So ito po, kapapanahon ngayon, marami pong nangyayari sa ganitong mga tao. Amen. So, bakit po nananatili sila sa mga ganong gawain? Kasi nga po, wala silang panahon makinig sa salita ng Diyos. Hindi nila binibigyan importansya ang salita ng Diyos na yun sana ay magiging huwaran ang kanilang buhay. Subalit, ano ang ginawa ng ilan? Yung buhay na nalikha ng Panginoon sa kawangis niya ay sinira dahil sa mga kung anong mga makalaman na gawain. Amen po. So, yung po ang paalala sa atin ng Panginoon, revelation kay diyan at ngayon revelation din sa atin. Amen po. Na kung tayo ay napapabilang sa mga to, ito po, minsan, nangyayari din po ito sa atin. Aminin ko po, minsan po, nagiging lie din ako. Pero, meron din naman na mga pagkakataon na hindi po kasi, sabi nga, tao lang tayo. Pero kung pinakailangan, yung pagsisinungaling po kasi, hindi naman siya, ikaw ay nagsinungaling, walang kadahilanan. So, kung meron kang pagtatakpan na alam mong yung pagtatakpan na yun is makakabuti sa kanya, so pwede pong mangyayari yun. Dahil meron ka lang pinagtakpan, halimbawa, may naghahanap. Bibigyan ko po kayo ng isang example. Halimbawa po, may naghahanap na ikaw napagtanungan, nakita mo ito si Pulano. Tapos, alam mo may hawak na kutsilyo, galit na galit. Siyempre, kung alam mo bang nakita mo mismo, siyempre hindi mo sasabihin na nakita mo nga at hinahanap niya. Alam mo yung motibo ng tao. Yung po ang example sa pagtatakip ng hindi pagsasabi ng totoo. Amen po. Kasi po, concern ka sa kilala mo nga, concern ka doon sa taong yon na mamaya kung anong gawin niya dahil galit na galit. Kita mo yung reaksyon ng isang tao. Nagalit ka na nagalit, tinanong ka kung nakita mo yung taong yon, siyempre may motibo. Kaya hindi mo sinabi ng totoo, sinabi mo, hindi ko nakita. Kasi alam mo yung purpose niya eh.
Alam mo yung motibo ng tao kung bakit hinahanap niya yung taong yun na nakita mo nga siya. So, yun po ang kailangan din natin na isipin at may purpose tayo kung bakit nagiging hindi natin sinabi yung totoo. Amen po. Kasi pag sinabi natin ito, anong doon? Eh, mamaya, natutulog pala yun. Bigla na lang silaksak dahil galit yung taong nagtalo sa'yo. So, naging konsensya ka pa. Kung hindi ko sana tinuro, di hindi sana namatay yung taong yun. Di po ba? Kaya, depende sa sitwasyon. Amen po. So, verse 16, I, Jesus, have sent my angel to testify unto you these things. For the churches, I am the root and the offspring of David and the bright, the morning star. Amen po. So, hayagan kong sinabi yun kay John ni Jesus Christ sa pamamagitan ng anghel para ihayag kay John ang mga nangyayari ang o dapat pang mangyari sa panahon na yun. Amen po. Para daw sabihin din ni John sa mga churches, alin po ba yung mga churches na yun? Tayo po yun. Kasi po, yung churches, hindi po yung isang malaking building na maraming laman tao. At yun lang ang alam natin na churches. Ang churches po, kung saan pinag-iipunan or kung yung lugar na pinag-iipunan ng mga tao upang sambahin ang Panginoon. Yung po ang tawag church. Amen po. Yung tayo ngayon, isa po tayong church. Amen po. Kasi yung tingnan po natin yung ibig sabihin ng church sa Bible is group, is a group. Church is a group. Hindi po yung malaking building na church. Hindi po yun. Amen. Kundi yung grupo po na pumupuri sa Panginoon, yun ang church. Amen po. Yun nga po yung pahayag kay John ni Jesus ng anghel na ginamit ng Panginoon upang ihayag din sa mga simbahan ang kanyang salita. I am the root and the offspring of David. So, sabi po ng Panginoong Jesus, siya daw po ang root, yung ugat na nagmula kay David. So, tayo rin po yun. Amen po. Sino po ang hindi nagmula kay David? So, tayo po lahat ay nagmula kay David. Kasi, yung Panginoong Jesus nagmula kay David eh. Eh kung hiwalay tayo kay David, hindi natin kaisang Panginoong Jesus, so, ibig sabihin nagmula din tayo sa Panginoon, sa kay David. Amen po. So, siya rin po yung bright, the morning star. So, kung mapapansin niyo po, ito po yung pagmadaling araw na, so, bigla na lang na nakislap, na ang bilis, ang takbo ng star na to. Yung po yung Panginoong Jesus. Yung po yung nagsisimbolo. And verse 17, Revelation 22 verse 17, and the Spirit and the Bride say, come, and he that heareth, let him say, come, and he that is our thirst, let him come, he that will, let him take the water of life freely. So, ang buhay po, nakakamta natin, na walang hanggan,